Sa dinner nila ng hapong iyon, ay nagulat si Shannon. Sobra ng dalawang plato na sadyang inilaan sa darating. Parang sagot sa kanyang tanong na makarinig na masayang tawa nung nanggagaling kay Raven. Pero hindi niya alam kung kanino nanggagaling ang isa. Pero sa kaalamang babae ito, ay kumirot ang kanyang dibdib. "Good evening, Mama, Papa, and to your little miss," kindat nito kay Rowan. Partikular na nakatingin si Raven sa magulang at kapatid. Ang bruto ni hindi mo lang siya nagawang batiin. Hudas talaga at nakangiti pa. Ngiti ni Hudas. Batuhin kaya niya ito ng tinidor, partikular sa dalawang mata, upang mabulag. Tutal, parang hindi rin naman siya nito nakikita. "Iho, akala ko hindi na kayo makakarating sa hapunan dahil late na kayo ni Bianca sa takdang oras," nakangiting sabi ni Owen. Si Bianca ay bunsong anak ng kakambal niyang si Lowell. "Yun din ang akala ko, Papa. Mabuti na lang at naisipan ko mag-shortcut. Ang haba kasi ng traffic eh." "Mabuti naman, Iho. Gusto kong kompleto tayo. Walang kulang. Dalang hapunang ito ay espesyal." Sa muling pagbabalik ni Bianca, si Bianca ay matagal rin nanirahan sa Germany, kapiling ng pamilya nito. Kaya isang sorpresa sa kanya ang pagdating ng pamangkin. Napangiti si Bianca sa sinabi ng tiyuhin, an overwhelming feeling sa mainit na pagtanggap sa kanya. "Mabuti naman, Iho, at napapayag mo sumama si Bianca." "Actually, ayaw niya talagang sumama. Kaya lang, napapayag ko rin siya sa bandang huli." Sagot ito sa ama. "Ano ang ginawa ng pilyo kong anak? Para hindi matanggihan ang kanyang charm. Binuhat ko siya hanggang makarating kami sa kotse. At sinalitan pa yun ni Raven ang pagtawa." Napayuko si Shannon. Pinanggigilang tusukin ang beefsteak na napagbunto na ng galit. Manganingani na niyang tumayo pero hindi niya ito magawa. "Raven, ano ba?" Kinurot ang dalaga ang lalaki sa tagiliran. Nasaktan si Shannon sa nasaksihan. "You're so naughty. Naiinis ako sa iyo, ha?" Si Rowan ay napapangiti lang sa nakikitang sweetness ng kapatid at pinsan. Ang dalaga ay sa mga lolo at lola nila tumutuloy. Magtatagal lang ang pinsan ng isang linggo sa Pilipinas. Ang kanyang Uncle Lowell ang namamahala ng branch ng kanilang bangko sa Germany. "Talaga?" Biglang sinundot ni Raven ang babae sa tagiliran. Kaya napaigtad ito. Ang juice na hawak ay bumuhos sa katabing si Shannon. Pulang-pula ang huli dahil bumakat ang kanyang dibdib. Yari pa naman sa manipis na tela ang bestidang suot. "I'm sorry," hinging paumanhin ni Bianca sa katabing dalaga. Hindi magkatatuto sa pagpupunas sa nabasa niyang damit. Napatiimbagang siya at tinabig ang kamay nito. "That's enough." Halos inaglitawan ang kanyang ugat sa leeg sa sobrang galit na nararamdaman. Ang kanyang mga mata ay parang isang linya na lamang sa paniningkit sa pagkakatidig sa kinasusuklamang babae. Ang gustong gawin ni Shannon sa kaharap ay bigyan ng mag-asawang sampal sa kaistupiduhan nitong ginawa. Pigil na pigil niya ang sarili na gawin ito. "I'm sorry, hindi ko talaga sinasadya." Naguunahan ang mga luha nito sa pagpatak, nalalo na kapagpainit sa kanyang ulo. Ito pa amiga ng umiyak. Pinikit niya ang mga mata para mawala ang galit na namamahay sa kanyang dibdib. Napakagatlabi siya dahil sa hapdi ng pagkakakuyom ng kanyang palad. At ang iunat iyon ay may nanulo sa dugo mula sa kalambutan ng kanyang palad dahil sa pagkakabuo ng kanyang mahabang kuko doon. Namilog ang kanyang mga mata sa takot. "Shannon, iha." May bumahid na pag-alaala sa mukha ni Almira. Dali-dali itong tumayo at lumapit sa dalaga. "Okay ka lang ba, iha?" Nag-aala lang tingnan nito ang palad niya. "Tara sa kwarto mo. Gagamutin ko ang sugat mo." Masuyong sabi nito sa kanya. "Owen, ikaw na ang bahala sa pamangkin mo. Convince her na dito siya tumuloy sa bahay natin." Natigagal sa pagkakaupo si Shannon. "Pamangkin ni Owen La Rosa si Bianca?" "Mahal ko, halika. Kailangan magamot ko ang sugat mo." Muling untag na Almira sa kanya. Nagmamadaling tumayo si Shannon. Yuko ang ulong sumama sa kanyang auntie. Hindi niya gusto ang tinging ipinukol sa kanya ni Raven. "I'm worried about her."
si Bianca na sa tiyo in particular tumingin ng isa tinig ang pag-aalaala. Huwag mo siyang pansinin. Ganun lang talaga si Shannon. Gusto na sa kanyang atensyon ng lahat. Nakatiimbagang nasabi ni Raven. Don't say bad word about her. Hindi kita mapapatawad, kuya. Nanggigigil na anak si Rowan sa kapatid. Sangayon ako sa sinabi ni bunso ko, iho. Pati ba naman ikaw, papa? Kampi sa kaartihan ng babaeng iyon? Tumikim si Bianca. Pilit inaalis ang tensyon ng pamilya. Kailangan ko na magpaalam, uncle. Alam kong hinihintay na ako ni lolo at lola. Hindi ko na ba talaga mababago ang pasya mo, iha? Yes, uncle. Alam niyo naman. Kaya bigla ng pagbabalik ko sa Pilipinas ay dala rin sa kagustuhan ng mga matatanda. Speaking of your lolo at lola, pakikumusta mo na lang kami sa kanya. Makakarating, uncle. Nahihiya ako sa nangyari sa dinner, auntie. Nakaunan si Shannon sa kandungan ni Almira. Shh! Huwag ka nang magsalita, iha. Hinagkan ito sa noo ang dalaga. Alam niya, nagsiselos ito sa babaeng dinala ni Raven sa family dinner. Kaya kaagad naman ang itinama ang maling hinala nito. Hindi dapat maghirap ang kalooban ng anak ng kaibigan sa malinitong akala. Napabilis ang pagbaba ni Shannon sa hagdan na makita ang mga magulang na naghihintay sa sala. Kausap ng mga ito ang Uncle Owen at Auntie Almira niya. Careful, iha, si Jelen at Geoffrey na sumalubong sa anak sa ibaba ng hagdan. Niyakap niya ang magulang na mahigpit sa sobrang kasabikan. What took you so long? May hinampong tanong niya sa kanyang mama at papa. Maraming kinausap ang iyong ama na kliyente sa Germany, kaya natagalan kami. Buong pagpapaunawang wika ni Jelen sa anak. Siya nga pala, Owen. Since nasa Germany na rin kami, ay dinalo namin ang family ni Lowell. Nalaman namin, hindi turo sa Pilipinas sa anak niyang si Bianca. Si Geoffrey na ang bumaling sa kaibigan. Oo, sa bahay ni Papa siya tumutuloy. Nakangiting tugon nito sa kanya. How's your life here since we left you? Hinaplos si Geoffrey ang maitim niyang buhok. Fine, Papa, but I miss my own bedroom. Go upstairs and pack your things. Uuwi na tayo sa bahay. Really, Pa? Hindi makapaniwalang tonong ng dalaga. What are you waiting for? Untag ni Jelen sa anak. Masayang tinungo ng babae ang kwarto niya at isinilid sa maleta ang kanyang mga damit. Kinailangan ni Shannon na harapin ang responsibilidad sa negosyo nila. Wala nang Raven na tumutulong sa kanyang papa sa pamamahala ng Escudero Ceramic. May sariling negosyo na inaasikaso si Raven, ang Bangko La Rosa, ang bangko na pag-aari ng pamilya nito. Nang kausapin si Shannon ng kanyang mama para sa tahanan ni Raven sila mag-dinner, ay tumanggi ang dalaga. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam. I have to do it. Tukoy ng dalaga sa pagdistansyang ginagawa sa pamilya ni Raven. Magsunod sa kagustuhan ng binata ang kanyang ginagawa. At sana maging masaya na ang lalaki. Nalulungkot ako at hindi rin yun nakasama si Shannon sa hapunan, wika ni Almira. Inimbitahan niya ang pamilya ni Jelen na sa bahay nila mag-dinner, ngunit hindi nakasama ng mga ito ang dalaga. Masama kasi ang pakiramdam sa Ate Jelen. Sayang, iniluto ko pa naman ang paborito niya. May pangihinayang sa boses ni Almira. Para hindi masayang, ipadala mo na lang kay Raven ang niluto mo. Masuyong sabi ni Owen sa esposa. Nice idea. Pwede ba, iho? Tumingin mo na si Raven kay Rowan bago bumaling sa ina. Ang nanunuksong tingin ng kapatid ay hindi nakaligtas sa kanyang matalas na pakiramdam. Sure, mama. Napabuntong hininga si Raven na makarating kina Shannon. Ayaw niyang biguin ang magulang kaya naman sumunod siya sa pinag-uutos ng mga ito. Dire-diretso siya sa loob ng bahay. Ipinadala ng magulang ng babae ang susi, kaya madali siya nakapasok sa loob ng bahay. Wow! Ang sarap ng breakfast ko! Ito ba ang luto ni Auntie Almira kagabi? Yes, iha. Ipinadala ba niya ito ngayon? Hindi. Actually, kagabi pa iya dinala dito. Si Raven ang nagdala ng pagkain para sa iyo. Nabitin sa ere ang iba pa niyang itatanong sa ama pagkarinig ng pangalang Raven.
Nawalan siya bigla ng ganang kumain. Ah, pero sayang, dahil on diet ako ngayon. But I prepare milk for my breakfast. Mabilis siya ininom ng dalaga. Ang isang basong gatas. Pagkatapos, ay nagpaalam na sa kanyang mama at papa upang tumuloy na sa opisina. Salamat at nakausap kita, Owen. Si Geoffrey na tumawag sa telepono sa tanggapan ng kaibigan. Bakit? May problema ba sa iyong negosyo? No, wala naman. Ang problema ko ay si Shannon. Wala sa kanyang susundo sa opisina. Hindi kasi ako pumasok ngayon. Ang driver naman niyang si Mang Pidring ay umuwi sa probinsya. Walang problema, pare. Si Raven ang susundo sa kanya. Baka may iba pa siyang gagawin. Kung meron man, ay may pagpapaliban muna niya. Salamat, Owen. Nakahinga siya ng maluwag sa dibdib. Sa wakas, hindi na siya mag-alaala pa sa kanyang dalaga. Hello, Mama. Shannon, napatawag ka. Tanong pa ni Jalen sa anak. Wala pa kasing sumusundo sa akin dito sa opisina. Nasaan po ba si Mang Pedring? Tanong ni Shannon sa ina. Umuwi siya sa probinsya, iha. Eh paano na po ako ngayon? Sino ang susundo sa akin? Wala pa ba dyan si Raven? Ang alam ko, siya ang susundo sa iyo ngayon. Ah, ganun ho ba? Sige, Mama. Magkita na lang tayo dyan sa bahay. Ang pagpapaalam niya dito. Siya, susundin ang binata? Nakakapagtaka naman. Pero buo na ang kanyang pasyang tuluyan nang umiwas sa lalaki. Nanggagalit ang bagang ni Raven nang walang maabutang Shannon sa Escudero Ceramic. Napasubunot ito sa buhok. Hindi na nga siya tumuloy sa kanyang lakad. Hindi pa niya ito naabutan. Talagang nakakagalit. Dalawang trabaho ang ginagampanan ni Shannon. Ang pagiging interior decorator at ang pamamahala sa ceramic nila na ang pangunahing produkto ay ang paggawa ng mga plato. Pinasadahan lang ng tingin ni Shannon ang kabuuan sa life-size mirror. Hindi na niya kailangan pang maglagay ng makeup dahil natural namang mula-mula ang kanyang pisngi at labi. Ang height niyang 5'6" na talampakan ay tinampukan ng perpektong hubog ng katawan. Ang kanyang buhok ay lagpas hanggang balikat. Makintab ito at sing-itim ng gabi. Her eyes are luminous jewel, sparkling and defiant na tinampukan pa ng malalantik na pilik mata. Nahaplos niya ang balarosa sa labi. Hindi lang kiss sa lips ang tawag sa kanya ng mga kakilala, kundi sexy lips dahil sa tubing magsasalita siya ay lalong na-emphasis ang magandang hubog ng labi niya. Dinampo ni Shannon ang purse sa ibabaw ng kama at pagkatapos ay lumabas na ng silid. Charmed! Nakangiting puri ni Geoffrey sa kanyang anak. I'm honored to meet such a lovely young lady. Malambing na umirap si Shannon sa ama. Thank you. Marunong ka talaga mag-patronize ng sariling product mo. Ha, Papa? Yes, of course. Lalo na't kasing ganda mo, iha. Ang lahat ay magiging proud sa pagkakaroon ng isang anak na katulad mo. Another compliment again? Naiiling na sabi nito sa ama. I got to go. Masuyong humalik sa pisngi ni Geoffrey ang dalaga. Pakisabi sa mama na umalis na ako. Mahalagang party ang pupuntahan ng dalaga ngayong gabi. Dahil kaarawan ng best friend niyang si Penny. Tumango ang lalaki. Inahatid niya ang anak hanggang sa may garahin nila. Are you happy and content to your life, Penny? Curious sa tanong ni Shannon sa kaibigan. Si Penny ay naging classmate niya noon sa college. And before she knew it, naging best friend na rin niya ito, just like Rowan. Yes, I am. At hindi ko pinagsisisihan ang desisyon kong pakasal kay Cole. Hindi ka ba niya binibigyan ng sama ng loob? No, in fact, napaka-responsible niyang asawa at mahal na mahal ako. May pananaghini si Shannon nang tumingin sa kaibigan. Mabuti pa ito at may katugon ng damdamin. Samantalang siya, sa pangarap na lang yata magkakaroon ng katuparan ang pag-ibig niya para kay Raven. Let's drink to death. Inabutan ni Penny ng kopita ang dalaga. Please take care of my best friend. Si Shannon ay natutulog sa guest room. Nalasing ang dalaga sa dami ng alak na ininom. I will, sweetheart. Assurance ni Cole sa asawa. Magkasama nilang tinungan ni Penny ang silid na kanaroroon na ng kaibigan. Maingat na binuhati Cole ang babae. Iahatid na niya si Shannon sa tahanan ng mga ito.
Napailing-iling si Cole nang buhatin si Shannon palabas ng kotse. Tulog ang dalaga nang isakay niya sa kotse at maski na makarating sila sa tahanan ng mga ito. Salubong ang kilay ni Raven nang paarang kadahil ng sasakyan. Kasalukuyan niyang kausap ang kanyang tito Geoffrey sa minibar nang biglang may dumating na lalaki. Buhat ito si Shannon. Hindi naman niya maitanong sa Uncle Geoffrey niya kung sino ang panauhing dumating dahil sa nakahiyaan na niya. Bukod pa doon ay abala ang kanyang uncle sa pagkapadala kay Shannon sa loob ng silid nito. "Please, please, Shannon, minsan lang akong humiling sa'yo. Friendly date lang naman, kaya pagbigyan mo na ako." "Alright, Trex, you've convinced me." Formal pagsang-ayon niya sa paanyaya nito. "We're going to have a friendly date," diin niya sa huling kataga. Pero hindi ito nakabawas sa kasiyahan ni Rex na napatalon pa sa tuwa. "Hoy, mister, huwag kang OA. Alalahanin mo, nasa parking lot tayo." Hinintay siya ng binata sa labi ng opisina para ayain makipag-date rito. Tinabla naman ang hiya ang binata at bahagyang iniyuko ang ulo. "Akala ko ba ay may date tayo? Bakit? Basta ka nalang nakatayo dyan." "Sorry," nahihiyang sabi ng dalaga. Inalalayan niya itong sumakay sa loob ng kotse. Tinignan ni Shannon ang katabing lalaki. Isang taon itong lumiligaw sa kanya. Umaasa pagdating ng araw ay magagawa rin niyang mahalin. Subalit sutil ang kanyang puso. Tanging si Raven lang ang hinahanap nito. Sayang. Bakit ba kailangan pang mangyari na ang gusto mo ay wala namang gusto sa'yo? Nakakapagod ng isipin. Bakit kasi natuto pa siyang magmahal? Damn! Matalim ang tingin ni Raven sa dalawang pareha na pumasok sa klas na restaurant na kinaroroonan nila ni Rowan. Nawalan siyang bigla ng ganas sa pagkain. Lihim naman na napangiti si Rowan na makita kung sino ang tinitingnan ng kapatid. Kilala niya ang lalaking kasama ni Shannon. Nalimisan na nito iyong ipinakilala sa kanya. "Jealous?" Nanunuksong tanong ni Rowan sa binata. "I'm not." Pinunasan ni Raven ang bibig ng hawak na napkin. Tinawagan nito ang waiter at kinuha ang cheat. "Huwag mong sabihin na aalis na tayo, kuya. Hindi pa ako tapos kumain." Naiskandalong wika nito sa kapatid. "Finish or not, aalis na tayo." "Okay, big brother. Alam ko naman na pinagsiselosan mo ang kadete Shannon ngayon. Kaya naman, nagyayaya ka nang umalis." "You're wrong. For yourself." Padabog ng sumunod si Rowan sa kanya. "Hindi pala kita makikita sa loob ng isang linggo." May lungkot sa boses ni Rex nang sabihin iyon kay Shannon. "Ganoon na nga. But anyway, 1 week lang naman ako mawawala. At kapag natapos ko kaagad ang pag-aayos sa rest house ng kaibigan ko sa Batangas, ay babalik rin ako rito sa Maynila." "Good to hear that." Gumiti ito sa dalaga. Pero sa likod ng ngiting iyon ay may panganib na nagbabadya. "Umalis na ba si Rex?" Lumingon si Shannon sa ina. "Yes, ma'am. Finally." "Hindi mo ba pwedeng tanggihan ang iyong kliyente?" "I'm afraid not, ma'am. Si Penn ay hindi basta kliyente. Isa rin siya sa matalikong kaibigan." Nagpapaunawang sabi ni Shannon sa kanyang mama. "Be sure that you will be back on One Piece." Yumakap si Jelen sa dalaga. "You can assure that, ma'am." Sumakay na siya sa kotse. Kumaway siya sa ina nang palabas na sa garahe ang kotse. Dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento. Ano kaya ang panganib na naghihintay kay Shannon sa pagpunta niya sa Batangas? At sino kaya may kagagawa noon? Iyan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone.